kapurihay, manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Ang kanyang kapurihay manatili. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ang Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng mga pagkaing inani sa lupaing yaon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Ang salita ng Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.
Panginooy, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay nagbago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan. Hindi na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang mamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang Salita ng Diyos. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito
ay nakikisalambuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ay may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At doon, nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako ay namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.' At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa, natanawan na siya ng ama at ito ay labis na nakabag sa kanya. Kaya patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. "Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya." Suutan siya ng singsing at pangyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan
at sila ay nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guyang sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit di minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lakat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay. Nawala. Ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Napakaraming paalaala ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Ngunit isang paalaala lamang po ang ating pag-uusapan. Bakit itong ama sa talinghaga naging napakalungkot? Ang dahilan kasi, ang kanyang bunsong anak nagkasala ng napakalaki, naglayas at ayaw magbalik loob sa kanyang ama. Yan ang nagpalungkot ng husto sa ama. Bakit itong ama naging napakasaya? Sapagkat ang kanyang bunsong anak na nagkasala ng malaki, nagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan, nagbalik loob sa ama, humingi ng patawad, at ibig pong magbagong buhay. Yan ang dahilan kung bakit ang ama dito sa talinghaga naging napakasaya.
Ano ngayon ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon? Kung tayo po ay nagkasala laban sa ating Panginoon, lalong-lalo na kung ating nagawang kasalanan napakalaki at ayaw natin magbalik loob sa Diyos, ang Diyos magiging napakalungkot. Subalit, kung tayo ay nagkasala at nagsisisi tayo, ibig natin humingi ng patawad. Ibig natin magbagong buhay. Ang Diyos magiging napakasaya. Hindi lang ang Diyos, pati lahat ng mga anghel at mga santo sa langit magiging napakasaya. Kaya, kung ibig natin mapasaya ang Diyos, kung tayo ay nagkasala, lalong-lalo na kung napakabigat ang ating nagawang kasalanan, magsisi kaagad tayo. Humingi ng patawad sa Diyos. Magbagong buhay. Yan ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating ebanghelyo ngayong umaga. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Ama naming mapagkalinga at mapagpatawad, kami ay nagbabalik loob ng may galak sa puso sapagkat lubos ang iyong pag-ibig sa tanan. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalinga at pagkamaawain. Habang kami ay dumadalangin, ang ating tugon, makabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Magsumikap nawa ang mga kawanin ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan at ipagtanggol ang karapatang pangtao. Manalangin tayo. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan,
at sa mga taong nakakaranas ng patinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makabagin, dinggin mo po ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ikaw ay makapiling alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha para sa pag-aakin na nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin namin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang. At may dulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo na kami ay bubuti
Kristi. Isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinakayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inikakandog ang pagkakataon na aming masaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lagad ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasaamin ang kakariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan
sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Inaruga
gayunman puot pa pawiin ang iyong pagbalik hihintayin sa bawa pagtawag ko sa iyo sa bawat hakbang mong palayo nananangis tungyaring puso hangad pa rin ang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanggawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo po ang aming kalooban upang ang tapat naming na isaloob na iyong ikinaludugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa
tinipon ang Diyos na kapiling niya. Sumainyo ang Panginoon. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati